tatanong kung pwede ba. Yung iba naman, hindi. Pwede po mag-abil ng bahay sa mga pasalong bahay. Yung sinasabing pasalo, ito po yung mga nag-loan sa Pag-ibig sa mga developer. Sila po yung dumaan ng nag-subvention fee sila at nagbayad ng down payment bago nila hulugan sa Pag-ibig. Ngayon po, paano nyo po maiaabil yun? Dahil nagtanong din po sa Pag-ibig kung paano ko iaabil. Kailangan lang po yun sa Pag-ibig, kailangan nyo po ng dokumentong, mga dokumentong dapat nyo gawin doon sa nagpapasalo ng bahay at saka yung sasalo ng bahay, yung bibili. Tandaan nyo po, kayo yung sikinhan, kayo pangalawang may-ari ng bahay. Kasi yung unang may-ari, yung nag-loan sa developer yung bahay. Ikaw yung pangalawa. Bali, ikaw ang sasalo doon sa bahay ng nagbibinta na sa unang may-ari ng bahay. Kailangan nyo lang po maggawa ng affidavit. Pangalawa po, contract to sell. Yun lang po. Tapos, dalawang valid ID. O dalawa, o tag-isa kayo, o tag-dalawa kayo. Basta't valid ID. Pagtubak po yung pa-CCOS copy nyo po yun. Yun ang dapat nyong gawin para legal po. Para pareho kayong wala kayong problema pagdating ng araw. Ngayon po, ito po, ito yung sasaluhin mong bahay, yung nagpapasalo ng bahay. Ito po yung hindi yan na kayang bayadan sa Pag-ibig. Dahil nga, di natin, ko ang maraming dahilan, di natin alam kung anong dahilan. Kaya ipasasalo niya sa pangalawang may-ari ng bahay. Tulad ko, may kaibigan ako, gusto ipasalo sa akin. Kung may budget ka, pwede mo saluhin. Kasi ang babayadan mo lang po sa kanya, yung ginastos niya. Doon sa ibinayad niya, doon sa tipin sa usapan niya, basta't babawiin lang po niya yung binayad niya, tulad ng reservation fee, tulad ng down payment. Bahala na po kayo mag-usap kung paano magiging usapan yung handle ng usapan ninyo. Pagkatapos po nun, pag okay na po yung usapan nyo, may dokumento na kayong dalawa, hindi po ang magiging account mo yun sa paghuhulog, yung account ng may-ari pa ng bahay. Yung sasaluhin mong bahay, yung unang may-ari ng bahay. Sa kanya pa Pag-ibig yung kanya pang pangalan. Sa kanya pang pangalan, huhulogan mong account sa kung saan ka naghuhulog sa bangko. Kung saan ka man siya naghuhulog, doon ka din maghuhulog. Yung pa rin account ang gagamitin mo doon sa account na yun. Mapupunta lang po sa inyo yun. May ililipat lang po sa inyo yung pangalan niya na galing yung sinalo mo. Kung ma-full payment nyo po sa Pag-ibig. Kung ilan taon niyang kontrata yun, 20 years, 25 years, o 30 years. Sakalang pa lang po sa inyo, maililipat yung pangalan ng Pag-ibig. Yung galing sa Pag-ibig, saka pa lang, kasi iba pang pangalan nun eh. Pag ma-full payment nyo na po yun, saka mapupunta pa lang sa inyo yung pangalan. Pangalan nyo nang ilalagay doon sa titulo. Hindi na kanya, kasi bayad din na ikaw na ang bayad. Ngayon, ang hihingiin lang niya sa'yo, parang punta na sa'yo, yung ginastos niya sa down payment, tsaka yung hinulog na niya. Kasi may nag-alok po sa akin, siguro naghulog na siya ng isang taon ata, o di ko alam kung ilang taon, kasi nakapaghulog na sa almost 100,000, ngayon, pinapasa sa akin na hindi ko kaya kasi wala nga akong cash na hawak. Kasi pangit naman siguro yung kung mangungutang ka at ibabayad mo sa kanya. Hindi, doble ng utang mo. Hindi ko na po tinuloy. Pero lagi nyo pong tatandaan kung updated siya, maghulog. Kunin nyo po yung resibo
kahit yung huling-huling resibo lang, para matandaan nyo po kung ilang buwan na siya naghulog. Kung ano yung resibo niya, yung naghulog na siya sa pag-ibig, kung anong bangko siya naghulog, kunin nyo po yung unang-uno niyang resibo, asaka yung pangalawang resibo niya. Yun po ang kunin nyo sa kanya, para makita nyo po kung ilang buwan na siya naghulog. Yung unang-unang niyang hulog, tapos yung huling-huling niyang hulog. Kasi doon ka po magbabase, doon kayo magkatawagan eh. Doon kayo magbibigay ng mga discount, pahingi ka ng discount sa kanya na bawa nakapaghulog na siya na isang taon. Tapos, isabihin sa akin, bigyan mo na lang ako ng ginastos ko ng ganitong amount. Siyempre, tingnan mo muna yung hinulog niya kung ilang taon. Kung nakapaghulog siya na isang, ano ba, 6,000 a month o 5,000 a month. Nakapagulog isang taon, hihingi isa ng ganito, may isip mo na bakit sobrang hinihingi niya para makita mo din. Kasi kung itututal mo din hinulog niya, munang una at kang huli, tutalin mo, umabot ang limbawa ng 80 mil o 80 mil ang limbawa. Tapos, ang hinihingi niya 120, o tingnan mo na lang. Tapos kwintahin mo yung reservation niya. Yun po ang paghandin nyo. Pag okay na po kayo, klang na po lahat ang usapan ninyo, saka na po, ikaw na ang maghuhulog doon sa pag-ibig. Hindi mo pangalan pang gagamitin. Pangalan pa niya yun ang gagamitin mo. Yung hanggang matapos ka sa paghuhulog, kung ilang taon ang usapan nila nang nagpasalo sa'yo ng bahay, yun ang itutuloy mo. Kung halimbawa nagkaroon ng konting problema sa inyong dalawa, punta po kayong dalawa doon sa pag-ibig. Punta kayong dalawa doon para doon kayo mag-usap. Pwede naman yun po, kung halimbawa nag-ano kayo sa isa't isa, pwede po, walang problema kasi nasubukan, napuntahan ko na po sa pag-ibig. Pero kung di na kailangan, ba't pa kayo pupunta sa pag-ibig? Pwede naman kayo mag-usap ng dalawa. Kasi may papilis naman kayong dalawa. May apidabit, kontrakto, sila naman kayo. Hindi, ikaw na lang ang magtuloy sa bangko kasi hindi ka naman punta sa pag-ibig. At saka, makikita mo naman doon sa, kasi lahat ng titulong hawak niya, mula nung, hindi, lahat ng hawak niyang papilis, nung nag-process siya nung umpisa pa lang sa developer, ibibigay po niya lahat sa'yo. Ganun lang po yun. Hindi mo lang alam yung bahay na yon, kaya nga kung halimbawa ikaw din makikita mo historia ng bahay kahit siya naghinulog nga lang siya, tapos wala naman nagbago doon sa inilong niyang bahay, wala man lamang pintura, walang tiles, pwede ka humingi sa kanya ng discount para naman ikaw na magtuloy sa pagpapaganda. Kasi may ibang naglolon ng bahay, naglolon lang po sila, naghihinulog lang, hindi na lang pinapaganda. Kaya ang iba na ipasasalo na lang. Pero pwede ka humingi ng discount. Iba nga, sasabihin na lang na bigyan mo ko ng ganito, bahala ka na magtuloy. Pero po, tandaan nyo po, yung mag-aayos po ng papilis, magbabayad po ng papilis, hindi po yung nagpapasalo ng bahay, yung sasalo po ng bahay. Yun ang magbabayad lahat ng papilis o posisyon ng papilis tulad ng affidavit sa contract sale. Isa po ang gagastos doon, yung bibili, yung sasalo naman ng bahay. Isa po ang gagastos. Hindi po gagastos yung may ano, hindi gagastos yung nagpapasalo ng bahay. Pinapasalo nga sa'yo. Eh. Kaya ikaw ang gagastos sa lahat ng papilis na pag-uusapan yung dalawa. Pagkatapos nun, saka ka na po maghulog sa pag-ibig. Hanggang matapos, saka palang malilipat sa'yo yung mga papilis na galing sa pag-ibig.